narito na, Guyama! Guyama! May guyabano! Guyama! May mangosteen! Guyama! May turmeric at vitamin C! Guyama! Nasa Mercury na, 12 pesos lang SRP. Mahalagang paalala, ang Guyama ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang 17th Gawad Damlaw Best AM Station sa Mega Manila. Ito ang Veritas 846, kapanalig sa 50 taon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po sa hudyat, ganap na pong isang minuto makalipas ang ikawalo ng gabi dito po sa Radyo Veritas. Ngayon po ay Biyernes, 26 ng Hulyo, 2019. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Hinimok ni San Carlos Bishop Gerardo Alminasa ang lahat ng mananampalataya sa diocese na makibahagi sa panawagan upang wakasan na ang patuloy na karahasan at serye ng pagpaslang sa lalawigan ng Negros Occidental sa pamagitan ng isang pastoral appeal na may titulong Exhortation to Government to Act on Ending the Killings. Ay inatasan ni Bishop Alminasa ang lahat ng mga parokya, mission stations at religious houses sa diocese na magpatunog ng kampana tuwing alas 8 ng gabi simula Linggo, 28 ng Hulyo hanggang sa matigil ang karahasan sa lalawigan. Ayon sa obispo, layunin ng pagpapatulog ng kampana na maipaabot ang puot at panawagan ng mamamayan sa hindi makatao at walang kabuluhang pagpaslang sa lalawigan. Pagbabahagi pa ni Bishop Alminasa, ang tunog ng kampana ay simbolo ng panalangin at panawagan sa Panginoon na pukawin ang puso ng mga masasamang loob na naghahasik ng karahasan. Sa loob lamang ng isang araw ay 5 individual ang pinaslang sa iba't ibang lugar na isang palatandaan sa kawalan ng katiwasayan sa lalawigan. Pinakahuling insidente ay ang pagpatay sa human rights lawyer na si Attorney Antonio Trinidad sa Gihulgan City. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Daughters of St. Paul, Pauline's Media Center, located at number 2655 FB Harrison Street, Pasay City. Call 831-6430. Inihandog ng Society of St. Paul, Philippines, Macau at Veritas 846, ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive! Kapanalig, kasali ka! Sambuhay Interactive! Makinig! Magandang gabi po mga kapanalig, kamusta po kayo? At samahan po ninyo kami sa isang oras po ng ating Sambuhay Interactive dito po sa Radyo Veritas. Ako po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. Isang mainit na pagbati po sa mga kasambuhay at kapanalig. Ako po si Father Angelo Paolo Spear ng Society of St. Paul Ren. At samahan niyo po ulit kami sa isa na namang oras ng masayang talakayan ng buhay parokya at buhay Biblia at pananampalataya. Ang programa pong ito ay hatin sa inyo ng Society of St. Paul at ng St. Paul Bible Ministry at St. Paul's Creative. At ngayon po ay Biyernes na naman ang gabi. At kinakamusta po natin lahat ng mga nasa lansangan pa, nagmamaneho, pauwi sa kanilang mga tahanan. Konting ingat po. At pati na rin po yung mga nakauwi na sa kanilang mga tahanan. Sa pagsisimula po ng ating palatuntunan, tayo po muna ay mananalangin. At tutunghayan po natin ang magandang balita para po sa darating na Linggo na ibibigay po sa atin ni Father Pao. Pagbasa mula sa mabuting balita ayon kay Lucas, Kabanata 11, mga talatang 1 hanggang 13. Minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar.
Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang maalagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang maalagad." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin ng ngalan mo, dumating ang kaharian mo. Bigyan mo kami araw-araw ng pagkain kailangan namin. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Tignan mo't pinatatawad din namin ang lahat ng may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso." Sinabi pa rin niya sa kanila, "Ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y magpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay, 'Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan kayo ng kahit ano.' Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Lalo na ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya." Napakinggan po natin ang ebanghelyo na ipapahayag po sa darating pong linggo, no? 13th Sunday in Ordinary Time, no? 13 na nga ba? 17th, oh. 17. Umatras kaya ata, Father Paolo. Plus 4 pala, no. 13 plus 4. 17. Ayan. At sa darating pong Sunday, ay ipagdiriwang din po natin ang Philippine Mission Sunday, kaya po ngayong gabi ay meron po tayong inaniyayahang dalawang brothers mula sa Mission Society of the Philippines, at mamaya po ay makakapanayam po natin sila. Oh, ang pangalan nila si Brother Nino Cuadero at si Brother Michael Von Maynagot, kasapi ng Mission Society of the Philippines. Mm-hmm. So, Father Paolo, last week, napakinggan natin sa Ebanghelyo yung tungkol sa magkapatid na si Martha at Mary. Mm-hmm. Yeah. Winelcome nila si Jesus, sa kanilang tahanan. Yun daw yung simbolo ng the action and prayer, no, sa ating buhay pananampalataya. Yan. Yung kanilang hospitality yung ibinigay sa ating Panginoon. At ngayon pong darating na linggo, ang ating first reading ay galing po sa Book of Genesis. Maririnig po natin yung pakikiusap ni Abraham sa Panginoon para iligtas ang mga Sodom and Gomorrah. Sodom at Gomorrah, no, para wag niya pugnawin. Oo. No, nagsimula siya sa 50, naging 45, 40, tapos sinubukan niya by 10 na. Ginawa niya 30, 20, 10. Sino ang huminto sa pagtatawad? Ang Diyos ba o si Abraham? Siyempre si Abraham. Si Abraham. Oo. So ibig sabihin tayo yung nanghihina. Yes. Na tumawag sa Diyos. Natatakot. Oo, pero ang Diyos hindi siya nagsasawa na magbigay, na magbigay, na magbigay. At sa darating pong linggo ay ang bahagi rin ng ebanghelyo natin ay yung panalangin ng Our Father. Yeah. Siyempre, tinatanong ng mga disipulo ang si Jesus, "Turuan mo kami kung paano ka manalangin." Mm-hmm. You know, I think bawat grupo noon ay merong identification prayer. You know, yung, at ito yung talagang magdi-distinguish sa kanila na sila ay sumusunod, tagasunod ni Jesus.
At ito nga yung fruit nito ay yung Our Father. Oo, meron kasi mga grupo noon, kagaya grupo ni John the Baptist. No? Meron silang kanilang sariling paraan para manalangin. No? Yes. At mai-imagine natin si John the Baptist, di ba, mahaba buhok niya. Parang hindi, hippie. Hindi siya nag-aaral. Parang hippie. Hippie. So yung mga followers niya, ganun din. Siguro pang mag-worship sila, ganun. Pero nakita nila si Jesus nananalangin ng tahimik. Tahimik. Taimtim. Yes. No? Buong pagtitiwala. At ito yung nagbunsod sa alagad na magtanong kay Jesus o makiusap na, turuan mo kami manalangin. Gusto rin namin, meron din kami yung tatak natin kung paano tayo manalangin. Tama. Kasi sa panahon natin ngayon, may nananalangin talagang gano'n. Praise, diba? And worship. Oo. Itaas ang mga kamay. Kamay, paa. Meron na... Iba-iba, di ba? Iba-ibang panalangin. Yes, merong, music. May kasamang combo. Sa mga kabataan ngayon, very appealing yung mga yung praise and meron worship. Meron namang English lang ang inyong preaching, di ba, Father Paulo? Yes. Meron namang puro Tagalog lang. Oo. Meron dialect. Yes. Depende rin kasi sa congregation. Tama, no? Tama. So, sana unawaan natin na hindi natin pwedeng gawing uniform. Na dapat ito lang ang paraan ng pananalangin. Correct. Dahil iba't iba ang paraan. Saka iba-iba yung pagtugon natin sa movement ng Espiritu Santo. Dahil iba-iba rin ang mga tao. No? Oo, pero isa lang yung binyag na tinanggap natin. Correct. Isa lang yung Holy Spirit, isang Panginoon. Pero iba-iba yung expression. Expression. Saka pagtugon. Mm-mm. Ayan. At eto nga, yung tinuro ni ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo. Our Father. Our Father. Ama namin. Eh, simulang-simula pa lang yun. Napakahalaga na nun, no? Oh. Our. Hindi yung sinabing my Father. Correct. Magkanya-kanya kayo. Magdasal kayo sa tatay na yun lang. Parang we are all connected. Dito. Yung pa lang, the first letter pa lang, no? Yes. Has a lot to say already about God. Saka yung word na Father, Abba. Correct. Very personal. Parang daddy... And that was something revolutionary during the time of Jesus. Correct. Hindi pa yun naririnig ng mga tao kasi sa kanila ang Diyos malayo. Correct. Kinakailangan mong i-please. Transcendental, no? Yung sinasabi. Hindi mo po pwedeng sabihin ang pangalan ng Diyos. No? Kaya ang tawag nila sa Diyos noon ay the Lord. The Lord. No? Diba yung pinakilala ni God the Father yung sarili niya kay Moses, I am who am. I am who am. So, sinulat nilang YHWH, tapos niligyan nila ng mga vowels, naging Yahweh. Pero even the name Yahweh, hindi nila yung binabanggit. Very sacred. Kaya, pinalitan nila ng Adonai, Lord. Lord. No? Pero para kay Jesus, napaka-personal. Oo, sabi niya, hindi ako malayo. Hindi malayo. Hindi impersonal, kundi pwede tao. Pwede niya siyang tawagin tatay. Tatay. Tapos idinugtog niya, Our Father, who art in heaven. Who art Ibig sabihin, iba to sa karaniwang tatay sa lupa. No? Correct. Kasi ang mga tatay sa lupa, maraming absentee father. Correct. Merong nandyan nga, pero wala naman. Correct. Oo. Diba? Pero yung sinasabi nga ni Jesus, diba, ang sino mang gumagawa sa kalooban ng Ama, ay kanyang kapatid. Oo. Diba? Oo. So, Our Father in Heaven. Ibang-iba siya sa mga tatay dito sa lupa. Our fathers here may be inconsistent, diba? They may be absent, but not that Father that He is introducing to us. No? Na ganun siya kaiba sa atin. Oo. So, yung unang statements is yun yung pagbibigay puri, di ba, sa kung ano yung dapat sa Diyos. Di ba? Parang yun yung pinakilala muna niya kung sino yung Diyos na sinusundan natin. Yes. At sa ating pong pagbabalik ay magpapatuloy natin ang ating talakayan. Samantala, dumako po tayo sa isang paalala mula sa ating himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na may hahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Numero unong kape, numero unong kape.
Mixed and Mixed and Herbal Coffee. Pagod na pagod, pag ako'y naka-mixed and coffee, talagang grabe ang energy. Talagang makakatulog ka na lang mahimbing. Ating kape, Mixed and Herbal Coffee. Everyday po yung Mixed and Coffee, lalong na-improve po yung ano ng bowel movement ko. Ang ating kape, Mixed and Herbal Coffee. Ang ating kape, Mixed and Herbal Coffee. Ang Mixed and Herbal Coffee, mabibili sa Avernido Pharmacy, Redeemer Pharmacy, AB Plus Pharmacy, Handishay Pharmacy, La Femara, Yanel Ross Drugstore and Merchandise, at Doc Alternativo Center. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Balik po tayo sa ating Sambuhay Interactive. Ito po si Father Paul kasama si Father Paulo as prayer. Yeah. Magandang gabi mga kasambuhay, mga kapanalig, at pinag-uusapan ho natin ngayon yung ebanghelyo natin ngayong linggo. Samantala, bago yan Father Paul, ay panawagan natin itong humihingi ng panalangin. Mga kapanalig, pagdasal po natin ang paggaling ni Leonie Cristobal, Maria Berihino, Francisca Silvestre mula po sa Santa Maria, Bulacan. Sila po ay nag-text, no? At syempre po, panalangin din po natin ang isa po naming kapatid na madre na pumanaw, si Sister Mary Edward Harin Parcero, ng Pastorelle Sisters. Bukas po ng alas 8 ng umaga ang misa dyan po sa Imus Cathedral. At pagkatapos po nun ay ang kanyang libing, si Sister Mary Edward Parcero. Condolence po sa mga naulila sa aming lahat mula sa Pauline family. Balik tayo sa ating Ama namin, Our Father. Oo nga. At pinag-usapan natin kanina yung you know, yung Our Father. Ibig sabihin itong ating Ama is hindi lamang kay Jesus. Kumbaga sinishare sa atin ni Jesus yung paano nga ba yung panalangin ng taus-puso. Yeah. You know, hindi yung secret. Kumbaga, this is Our Father. Ama siya nating lahat. Yes. Oo. Ama nating lahat. Oo. Tapos punta na tayo dun sa may petitions, no? Well, sige. Oo. Punta na natin. Punta na natin. Kung mapapansin natin yung language ni Jesus, parang direct to the point, no? Mm-hmm. Hindi paligoy-ligoy. Diba? Give us this day our daily bread. You know, forgive us our sins. So, direct to the point. Kung minsan tayo sa ating panalangin, paikot-ikot. Mm-hmm. Pero bago yung Father Pao, maputol kita, di ba? Kasama sa petition niya yung Hallowed be thy name. Yes. Yon, di ba? Hallowed be thy name. Sana pagising ko sa umaga, halimbawa, ay yung pangalan Lord maparangalan. Mm-hmm. In everything I do, I say, di ba? Yeah. Yon, that I will make the name of God holy. Mm-hmm. Hallowed be thy name. Your kingdom come. Your kingdom not come. My kingdom. Correct. Hindi natin trabaho mag-build ng kingdom dito. It is God's kingdom. Mm. Your will be done. Your will be done. So, dapat, yun, we will die to our will each day and grow to the will of God. Wow, big words. Pero ang hirap gawin. Very challenging yun kasi your will be done. Ibig sabihin yung kamatayan sa pagiging makasarili natin. Oo. Kasi death to our sovereignty. Singit ng singit pa rin yung sarili, di ba? Correct. Until our dying day, sumisingit palagi ang sarili. Mm-hmm. But Jesus is teaching us to pray itong mga petitions na ito. Correct. Para ang key doon is surrender. Parang yung ginawa ni Jesus. Your will be done, your kingdom come on earth as it is in heaven. No? Oh. At saka lang susunod yung mga petitions natin. Bengi, no? Lord. Give us today. Today. Hindi niya sinabing tomorrow. Our daily bread. Daily bread. Napaka-importante nung word na daily kasi hindi niya sinabing give us our weekly, our monthly. Correct. Kasi maraming mga tao ngayon, very anxious sila. Correct. Sa future. Oh, no? Future. No? So, parang kung ano lang yung meron ngayon. Tinuturo tayo ni Jesus, daily bread. Daily kasi bread. Kasi pala, ang gusto ni Lord na ibigay sa atin, always new, always fresh. Correct. Hindi yung naiimbak lang dyan na nabubulok, nasisira, naluluma. Mm-hmm. Tatandaan mo yung manna sa desert, nung naglalakad yung chosen people, di ba? Mm-hmm. Nung simula, tuwan-tuwa sila, wow! Merong food panda, may food delivery. No? Food delivery. Baba, may hamog sa morning. Pagbaba ng hamog, nandoon na yung mga tinapay na tinapay. Daba. Hindi naman lang sila kailangan tumawag o bumili. No? Andiyan na. Pero kalaunan, sabi nila,
Suyang-suya na kami with this wretched food. With this wretched food. Pati na nadala mo kami dito. Nandala doon sa Egypt. Yan yung tao eh, no? Mahilig tayo lumingon sa nakaraan. Inalis ka na nga doon sa slavery, pero yung pa rin nililingon mo. At least doon, kahit kami slave, meron kaming shawarma. Meron kaming kung ano-anong, di ba? Eh dito, wala! nakita mo yung ano tendency ng tao. Yes. Pero yung pala, when God puts you in the desert, sinusubukan tayo ng Panginoon. Mm-hmm. Kasi it is said, in the desert where there is wide expanse, parang wala kang masyadong kakapitan. Saka yung bare is essential lang. Barren. Talaga. Oh, diba? Correct. Pagkatapos, andoon yung mga wild animals na biglang susulpot. Kumanood ka ng Lion King, makikita mo yung mga hyenas doon. Napanood mo na ba ang Lion King? Panood ko na. Tapos, doon sa desert, yun nga, unpredictable. Tuturuan ka ng Panginoon. Yes, magtiwala. Kaya, yung mga dumaranas po ng desert experience ngayon, mga salat, mga the hope, andaan ninyo, God is forming us. Yes. He is forming us. Huwag po natin lampasan, kinakailangan, let us live in the moment because the Lord is teaching us a lot of things. Huwag madaliin, di ba? Parang trust in the process, sabi nga. Yeah. Give us today our daily bread. Di ba? Yes. Daily bread. Oh, daily bread. Ano sa sunod doon, Father Pa? And ito, yung pinakamahirap, pinaka-challenging. You know? Pagpapatawad. Yeah. You know? Yun talaga. And forgive us our sins. Forgive us our sins. At meron siyang isinamang napakahalagang word. As kung paano kaming nagpapatawad sa aming kapwa. Kung paano mapapatawad ko kayo pinatawad. Lang, kung paano tayo marunong magpatawad. Correct. Binigay na ano yun. Naku. Napaka-challenging. Pero I think, sabi nga, ito doon yung pinaka-most essential. Yes. Kasi tayo eh, yun yung pinakasaligan daw ng ating pananampalataya na kahit tayo ay patuloy nagkakasala, eh, ang Diyos ay always ready to forgive us. Yes. Ang keyword doon is humility. Yung password daw sa kanyang puso, kababaang loob. Sabi mo nga, ito surrender, di ba? You can only surrender yourself if you are humble. Correct. If you are humble. Humble, hindi hambog. Ayan. Okay. So, ano pa yon? Give us this day our daily bread and forgive us our sins. As we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from all evil. Dinadala ba tayo ni God sa test? Bakit ganun yung wording? Do not bring us to the test. Do not bring us to temptation. To the temptation. Temptation. I think lahat naman tayo nakakaranas ng tukso. Pero it's not the purpose of God to tempt us, no? Yeah. O hindi, sinasabi lang niya na tulungan tayo na ilayo tayo sa mga tukso. Oo. Siyempre, yung temptation, hindi yan galing sa Diyos, kundi galing sa mundong ginagalawan natin. Galing kay Taning. Nako, galing-galing yan ni Taning. At ito pong Lord's Prayer, ito pong Our Father, hindi sinasabi ni Jesus na this should be the only prayer that we will be praying. Hindi po. Kasi sa Bible, may mga ibang pagkakataon din na nanalangin pa si Jesus. Tulad noong priestly prayer niya, pagkahaba-haba, no? Dung after the Last Supper or during the Last Supper, ahaba-haba niya manalangin. Ito lang po ang sinasabi niya sa atin. Binigyan tayo ng pinaka-pattern. Kasi, di ba? Tinanong ng apostle, paano po kami manalangin? Eh, ganito. Unahin niyo muna yung pag-glorify kay God. Yes. Magbibigay puri sa kadakilaan ng Diyos. Kasi, sa Kanya kayo galing eh. Yes. Sa Kanya kayo nabubuhay. Unahin niyo muna siya. And later on, saka na lang ninyo idugtong yung mga pangailangan. Anyway, alam na naman ng Diyos kung ano yung pangangailangan even before you ask for them. So, yun po ang ating bahagi ng gospel sa darating na linggo. Sabi ko nga sa inyo ay Field Mission Sunday. At alam niyo pagdating ng 2 years from now, Father Pao, mayroong malaking celebration ng simbahan. Correct. Yun ho yung 500 years of Christianity dito sa Pilipinas. Na ang simula ng bilang natin noong year 1521. Ng pagdating ni Magellan. Yun yung kata ni Yoyoy Villamed. Oo. In 1521. At ngayong taon na to ay pinagdiriwang natin, of course, in view of that
500 years of Christianity, year of the youth ngayon. Oo. Kasi taon-taon, iba-ibang year, yes, no? Iba-ibang themes. Iba-ibang focus, no? Yes. Mga groups hanggang sa paglakad natin sa year 2021. Yes. Oo. Tama, kasi 1521. So, 500 years na ang Christianity. Yes. 500 years na ang Christianity. No? So, at yun po ang ating pagdiriwang at tungkol sa pagmimisyon ang ating pong tatalakayin sa ating pong pagbabalik. No? Samantala, tayo po ay tumako muna sa isang paalala mula sa ating himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig! Hati ng Veritas 846 Radyo Totoo. Ang tinapay ng buhay. Pagbiyaya. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Matulog ka ng matulog at ikay makihirap. Ngunit maganda ang iyong bukas kung ikay magsisikap. Ang tinapay ng buhay. Inihatid ng Veritas 846 Radyo Totoo. Station sa Mega Manila. Ito ang Veritas 846 sa panalig sa 50 taon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po sa hudyat, ganap na pong 27 minuto makalipas ang 8 ng gabi dito po sa Radio Veritas. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Muli magandang gabi mga kapanalig, mga kasambuhay. Ako po si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul. Kasama ko si Father Paul sa isang talakayan ng buhay pananampalataya at Biblia. So pinag-usapan ho natin kanina, pinagnilayan natin yung ama namin, yung panalangin na itinuro ng ating Panginoong Jesus sa atin. Oh, so as we proceed sa ating ngayon, talakayan ay of course, ipanalangin natin, ito humihingi ng dasal mga kasambuhay, mga kapanalig, si Erlinda mula siya sa San Jose del Monte, Bulacan, at si Mary Elsa Semenyuk. At of course, alalahanin rin natin sa ating mga panalangin yung repose of the soul ni Nick Semenyuk, Romeo Abuan, Ricardo Sanchez, Darwin Lopez. So, hindi po panalangin natin ang mga intentions ni Hasmin ng Quezon City para sa kanyang anak at para kay Dang mula sa Pampanga na kaibigan ni JP. Okay, so ngayon all po, right. I welcome na natin ang ating mga panauhin mula sa Mission Society of the Philippines or MSP. Ang MSP po ay ipapaliwanag nila kung ano yon, no? Yes. Kasama po natin, unahin na natin si yung taga Davao ba o taga Cebu muna? Taga Cebu. Oh, sa lupain ng mga danggit. Brother Nino Cuadero. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Brother Nino mula sa Archdiocese of Cebu po. At ngayon po ay nasa pastoral year na po ako. Batiin mo rin yung mga kapanaling kasambuhay ng mga bisdak,
Binabati ko po ang atong igsuon. Unang-una ang akong mama, akong papa, ang mga kaigsuonan diha sa among parokya diha sa Blessed Sacrament Parish. Saan yun? Sa Cebu? Sa Cebu. Sa Cebu. At ang isa pa po natin panauhin ay si Brother Michael Von Maynagkot from Davao. Land of the Durian, no? Durian. And the President. And the President. Okay. Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng tagapagpakinig ng ating pong programa. Batiin mo si President. Malay mo. Aming mayor. Yes. Peace. At saka gusto ko pong batiin po yung aking mga kababayan sa Davao kasi po magdiriwang po kami ng aming pong Kadayawan Festival. Wow! Kadayawan. Kailan? 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 August po. August. The whole month? Month long po ang month long celebration. Wow. Kadayawan. Sana imbitahan tayo ni Senator Bongo. Senator. Baka nakikinig siya ngayon, Father Paul. Malay natin. Alright. So, so paliwanag yun yung MSP. Eh, kasi, hindi na, maraming listeners ang hindi nakakaalam kung siya ba ay religious congregation or diocesan. Yes. Clergy. Okay po, ang MSP po or Mission Society of the Philippines ay isa pong samahan ng mga Pilipinong paring misyonero. So lahat po ng mga miyembro po nito ay mga Pilipino, no? Tapos ito po itinatag noong 1965 ng ating pong mga kabispuan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sila po yung aming kinikilalang founder po namin. Ang ano din po nito, ang yun nga po, no, hindi po kami diocesan, hindi din po kami religious. Yung proper term po sa amin ay Society of Apostolic Life for Mission Agentes. No? Para kaming in between, no, sa ng diocesan at ng religious, no. Para kaming diocesan kasi wala po kaming vows, no, gaya ng mga diocesan clergy. Pero kagaya kami, parehas kami ng mga religious kasi important din sa amin yung community life. Oh, so, yun po ang ano namin. So itinatag ang MSP precisely para magbuo ng mga pari, no, na ipapadala sa abroad. Apo. Kasi po noong 1965, ito po yung ika 400 years po na celebration ng formal evangelization of the Philippines. At nais po ng mga obispo natin that time na it is time for the Philippine Catholic Church na magpadala na ng mga Pilipinong misyonero, no? Because for 400 years, tayo yung tumatanggap ng mga misyonero. Ah, parang payback time. Yeah, payback time. Parang tayo naman ang supplier. Opo. Oo, tayo naman ngayon. Opo. Kasi dati sila dito padala, tapos yes, ngayon tayo naman. Opo. So, yun po, parang our society is yung buhay na sign, no, a living sign of our gratitude to God. Gratitude from the because nga sa mga missionary na dumating sa atin na nagdala sa atin ng ating pananampalataya, no. Kaya yung bilang pasasalamat, tayo naman magpapadala, no, from being a mission receiving church, we are now a mission sending church. Ganda, no? Kasi parang proof din na may nangyari naman. Correct. Na nagpadala sila dito. Ngayon, ito na yung mga fruits. Correct. Ito, tumubo yung punta ng pananampalataya. At so, ngayon, syempre, sa Europe, di ba? Europe, yung mga simbahan doon, di ba? Yung konti na lang yung mga bokasyon. So, I think ang Asia, number one supplier yan. Katulad rin ng Latin America, ng mga bokasyon, di ba? Noong nadestino ako sa Italy, sabi ng mga paring may edad, alam mo, darating Paulo, sabi, isang araw, kayo ang tatao dito. E tingnan mo kami, namamatay kami sa isa, tapos walang pumapasok na seminarista. Kayo ang papalit. And true enough, marami na ngayon mga congregation na ang mga superiors, di ba? Ay, Pilipino. Ang mga Pilipino. Kamakailan lamang yung Dominican. Ating mga kapatid na Dominicano. Superior. Ang superior general nila, taga-Bicol. Head ng mga, hindi lang pare, mga madre rin, no? So imagine yung effect na madudulot natin mga Pilipino. Correct. If the kind of Christianity and spirituality we can share with others. With others. Kasi tayo, iba tayo maging church, eh. Masaya tayo, active, connect with one another. Oo. Napansin nga namin pag doon sa Italy, after celebration,
wala na, uwian na. Hindi ka gaya dito sa Pilipinas. May pagtitipon. After mass, kainan. Oo. Pagkatapos ng misa sa mesa. Oo. Ikot-ikot. Ikot-ikot. Saan ka naka-assign brother? Saan ka naka-assign sister? Diba? Naupuan, kwentuhan. Correct. Iyon siguro yung brand na madadala natin. Pati yung magkahiligin natin sa songs, yes, sa dance. No? Oo. So, ilang mga missionaries ngayon ang ipinadala ng MSP? Ano? Naalala ko tuloy, MX3. MX3. yung kape. Ang ating kape. Mukhang minum ka yun. Hindi pa nga napapadala hanggang ngayon. Sige, MSP. Yeah. Ilang missionero pinapadala sa abroad? There are 60 missionaries na po present sa iba't ibang bahagi mundo. Opo, ng mundo po. Different continents. Opo, siguro we are 70 active priests pa. And then the 10 priests po dito sa Philippines po. Pag kayo pinapadala, pinapadala ba kayo by 2 or isa-isa lang? It depends on the necessity po talaga. Necessity. Parang yung sa ating mga kapatid na Mormons, diba? Oo, yun ang naisip ko eh. Yes. So, ayan, kayo not necessary din. No? Kasi konti rin yung bilang ninyo. Opo. No. Pero ilan yung mga seminarista nyo ngayon nag-aaral ng philosophy. Saka theology? Nasa college po namin is 17. Na ngayon po nasa philosophy. Philosophy, oh, marami rin. Opo. Tapos ngayon sa theology ay 6 po kami ngayon. 6 po. Ah, 6 shortest. Oo. At kayo ay kasalukoy nag-aaral ngayon sa SBD, no? Apo, yung mga college namin sa, siyempre po, sa St. Paul Seminary, sila po, doon po sila nag-aaral. Tapos kami naman po sa theology ay sa Divine Word Seminary Tagaytay, doon po kami. So, ilang years ang inyong formation, sabi natin? Ilang years? Bago maging full-fledged MSP priest, meron rin ba kayong mga brothers? Wala. Pero may mga bishops, di ba? Opo, meron lang po. Okay. Meron, dalawang bisyo. Ilang years yung formation ninyo? Sa college po is 4 years, no, yung philosophy. Tapos meron po kaming 1 year na mission spirituality year. Tapos 4 na taon sa theology studies. Tapos may 2 taon kaming yung dinatawag po naming overseas training program. Kung saan po yung seminarista after second year theology ay pinapadala po siya sa ibang bansa for mission experience. So mga around 11 si Brother Von po galing po ng galing. South Korea. So importante na may return ticket. Ilang taon ka sa South Korea, Brother Von? Ilang taon po. Natutunan mo magsalita? Survival Korean po kasi yung kasi yung ano po kasi namin apostolate po kasi namin sa South Korea is with our Filipinos din. Mahirap matuto eh no ng language pagkasama mo puro Filipino rin. Yung primary challenge po talaga as a missionaries po naman po siguro no, is to learn the language. Unless i-career mo talaga na mag-aral ka no. Written and oral. Saka mahal din po mag-aral din po kasi. So you really have to spend money. Sana pala nagkaroon ka ng friend doon na Alarayan Bang. Anong sa'yo? Yun naman po private tutorial. Opo, meron naman ng ganun. Survival lang. Survival. Pero yun nga kasi dahil mas yung aking mga nakakasalamuha po doon is mga Pilipino kaya hindi masyadong na-practice lagi yung aking Korean language. Pero survival, at least yung hindi na ako mawawala, alam kong paano mag-ano ng direction. Sige nga, subukan natin. Ay, yes. Batiin mo yung mga Korean na. yan. Okay. So, punta naman tayo sa kanilang mga personal experiences. Mm-hmm. Diba? Ano-ano yung mga, you know, mga memorable experiences ninyo? Ano, high or low? Challenges? Happy or sad? Ano unahin natin? Ano gusto niyo unahin natin? Baka magsiiyak. Sad muna. Sad muna. We end happily. Mga challenges at struggles ninyo sa buhay missionary. Brother Nino. Ako po, actually, I have not been sent to, to foreign missions, but I am about to be sent, Father. Ayun ang This coming October po, I will be hopefully
sent to Cook Islands po. So this Cook. Yeah. Wow. And yun po, I'm currently preparing for that valley. Cook Islands? Cook Islands, para sa New Zealand ba? Opo, satellite island ng New Zealand. Hey, UFO! Sa Lord of the Rings country. Cook Islands. Isla po siya. Isla po siya. Anong New Zealand? Opo. Parang Gigantes Island sa ilalim. So maganda po doon kasi yun niya parang tourist spot siya. Di ba yung tourist spot? Mr. Cook yung yun. Oo oh, nga. Si yung may pirata. Ay, lang talaga tabi nun. Ayan po. So ayan. Parang challenging din on my part po because now I'm preparing po at I have to adjust with the culture din po doon and then yun po. Parang mga may mga biases din so I have to really prepare myself. May biases? Sila? Mga, I mean, culture. Yeah, culture. Anong language? English? English din po, pero may sarili silang Aussie. Language din. Aussie English. Maori yata po, parang Maori yung salita. Na. Ah, okay. Maori. Mauritius? Maori ata, Maori, no? Yes, and po. You're learning the language? Apo. Talaga? Buti meron ditong school na gano'n. Hindi mo po, I'm preparing just... Sa YouTube siguro ito na po. Sa Google Translate. Kasi kami mayroong missionary pupunta siyang Brazil, di ba? Ah, yes. Oh, kaya lang, hirap na hirap siya sa language, wala kasi magturo sa kanya dito ng... Portuguese. Pero po, kwan din, I'm really also thankful kasi I had that parang charism on learning languages. Ba? Kasi before, our priest asked me, oh, Nino, where do you want to be sent? Anywhere, Father. Basta Korea. kasi I know how to specify. Speak a little bit, just a little Korean. Bit of Korean. So, yun po, Father. So, I'm also... eager to learn the language. And you know how to eat Korean. Correct. Yeah. Mga kimchi. I'm just like Brother Bon. Like Brother Bon. Masarap pagkain ng Korean, no? Nung bago po kong dating, parang hindi ko pa siya ma-appreciate kasi parang compared to Filipino food, parang mas flavorful po yung ating mga lutuin. Pero in the long run, sumarap naman din po. Natutunan mong mahalin. Bumalik naman ako dito, hinahanap-hanap po naman. Hinahanap-hanap. Ang dami naman kaya dito sa'yo. Ang dami dito Korean restaurant. Sa Davao ba walang mga Korean restaurant? Pero not authentic na masyado. No? Parang na, inano na ba na for Filipino taste? Taste, in-adjust na, no? Adjust na yung taste. Ang sarap nga, kasi ano ngayon eh. Ito mo oras. Oras na lang kain ngayon. Gugutom ka naman. Oo. So, bukod dun sa inyong adjustment dun sa culture, syempre, di ba? Language. Yung, syempre, yung iiwanan yung inyong pamilya na malungkot, di ba? Correct. So, ano yung, paano nyo na overcome? Di ba? So yun po no yun din po yung sa pinaka mahirap din sa when you are in abroad no is yung homesickness. Yan. Pero doon ko po nakita yung ano po ni God no yung kanyang grace no kasi God provides yung people para maging family mo doon sa mission area. God really provides people na para samahan ka para you know para hindi ako maka-feel ng homesickness. Parang home away from home. Yes. Mm-hmm. Yeah. Family away from home. Oo. At saka ngayon sa, syempre ngayon, ang dami, social media, di ba? Mm-hmm. Internet, nandiyan yung Skype, yung Viber. So anytime you can communicate mismo sa iyong pamilya, di ba? Mm-hmm. Basta merong Wi-Fi. Oo. O may humihingi ng healing for Father Maximo G. Barbero SJ na na-stroke. Para din po kay Irma Paikana for healing. At saka may namatay tayong brother, si Brother Chicoleta sa Rome. Dati ko siyang nakasama sa Rome. Dati siyang policeman na nag-brother ng Society of St. Paul. May his soul rest in peace. Prayer for her Lola from Evelyn Ubias of San Salvador, Baras, Rizal. Ayan, di natin alam kung kaibigan pa rin ni JP yan. Anyway, dadako po tayo ngayon sa isang break mula sa ating himpilang Radio Veritas. Sambuhay Interactive, makinig. Narito
eto na, Guyamax! Guyamax! May guyabano! Guyamax! May mangosteen! Guyamax! May turmeric at vitamin C! Guyamax! Nasa mercury na, 12 pesos lang SRP. Mahalagang paalala, ang Guyamax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako po ang inyong kapanalig, Boots Anson Roa Rodrigo. Maging kaakbay at gabay sa araw-araw na pamumuhay ang katotohanan. Ugaliin ang pakikinig, pakikibahagi sa mga programa ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Muli ako po si Boots Anson Roa Rodrigo. Sumainyo ang katotohanan. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Mga kasambuhay, kapanalig, balik po tayo sa ating programang Sambuhay Interactive dito po sa Radyo Veritas. Ako po si Father Paul, kasama ko po si Father Angelo Paulo. Magandang gabi mga kasambuhay, mga kapanalig. Magandang gabi ulit, kanina po tayo nagpa-program. Balik at, tayo sa ating guest, yes, si Brother Nino at si Brother Vaughn. Oh, so napag-usapan natin kanina, Father Paolo, yung mga kalungkotan. Ikaw ay nalulungkot. Ngayon naman, ikaw ba'y nasumasaya? Ano yung mga masasayang experiences ninyo nung Brother Vaughn, nung ikaw ay nasa Korea? Siyempre po, no, yung makarating ng Korea, kasi po, never I imagine na makaka-travel po ako. No? Kaya I feel so very blessed na opportunity. Makapunta. Oh, na magkaroon ng ganung opportunity na makapunta. And of course, no, to experience the beautiful culture of Korea. No, napakaganda po talaga ng bansang Korea. Kaya no, napuntahan ko po yung mga iba't ibang lugar, yung mga tourist spot ng Korea. And syempre, yung pinaka masaya din doon is yung makatagpo ka ng mga kaibigan doon sa bansang saan ang nag-mission. At syempre, yung parang nakakatulong ka no, sa apostolate po ng aming society, sa mga OFWs. Kasi po, yun, no, bilang yung nagtatrabaho sa ibang bansa, no, marami sila pinagdadaanan at parang napakalaking tulong po sa kanila na mayroon po mga taong parang nagsusuporta po sa kanila, nakikiramay. Kaya, yun po, isa pong masayang experience po yung magkakaroon ng ganong karanasan. So, yun ang work nyo as congregation? Yung in ano Korea, nakikiramay, but lang may patay. This, ano nga in concrete? Ano naman po kasi kami, pag supporta? Nasa mission po kami, supporta. Chaplaincy. Chaplaincy. Sacraments. May Filipino Migrant Center. Kami ay yung naka-assign sa Filipino Migrant Center. Kayo ang nag-handle. Sa Iwadong. So, part ng Migrant Center, yung magtuturo kayo ng language? Hindi po. Hindi? Kasi kami nga rin eh. Pero you can get a teacher, tapos teach the Filipinos. Kasi sa Italy, mayroon ganun eh. Catechism. Catechism formation ng mga Filipinos. No, even the language itself. Kasi malaking tulong yon para sa mga Pilipino na walang pambayad na mag-aral. Can you imagine, mayroon silang, pag day off, makakapag-aral sila ng language. Libre. Libre. And all you need. O kaya, mayroon silang konting donation. And all you need to is get a teacher and pay for the teacher once a week. Mga past chaplains po ng ano ng ng migrant center is nagawa po 'yun. Just a thought, no. Baka pa makabalik ka doon o kaya ikaw pagpunta mo sa Cook Island, maalala mo 'yung suggestion ni Father Paul. Kasi malam ko malaking tulong 'yun sa mga Pilipino eh. Yes, correct. Especially yung pag-aaral ng language. Ano nga pala ituturo mo sa kanila? Alam na nila yung language nila doon, di ba? And this para sa mga Pilipino. Opo. May mga Pilipino ba sa Cook Islands? Marami din po, no. Kaya ka pupunta. Pero sabi nila may mga kuwanda po. Mga natatrabaho din. Possibly. Sabi nila po. Alam mo na mga Pilipino, pakalat. Pakalat-kalat talaga. No, we're everywhere. Everywhere. Sisipag yung mga Pinoy. Omnipresent. Wandering Jew tayo eh. Oo nga. At plano siguro ni Galian, ano? Kasi nga may dala-dala tayo. Hindi lang yung ating poverty, need for job, kung hindi yung ating faith. Witnessing. Ating music. Music. Oh. Sabi nga nila, pag may simbahan dyan at maraganda ang kanta, masaya, malabang may mga dyan. Pilipino dyan. Kumpul-kumpul mga Pilipino. Correct. Diba? Kahit saan. Okay. So,
ngayong Sunday, yung Film Mission Sunday. Oh. Ano nga ba yung mga nakalatag na activities? Second collection, di ba? Para sa mga, syempre, pag-aaral ng ating mga kapatid na ipapadala sa mission. Diba? Ah, para dun yun, yung may second collection. Yes, yes, it's to support. Oh. The bigger once part, a year lang yun, ano? Opo, once a year. Yes. Nung maliit ako, natatandaan ko, seminaryo na ako, pag dumadalaw ako sa lola ko, meron siyang naka-ready na sako ng bigas. Mm. Tapos yung mga envelope siya na nakalagay Philippine Mission Sunday. Mm. Siguro dinadala yun doon. Wow. Sabi ko, lola ko, sila binibigyan ng bigas, ako hindi. Siguro marami na tayong bigas sa St. Paul. Oh, marami. Sila na lang. Yan. So, ano yung mga activities? Bukod sa ating pagsuporta sa mga po, missionaries. Pumupunta po kami ng sa mga iba't ibang pong parishes. Hindi lang naman po kami naghumingi ng second collection, but also yung Film Mission Sunday, it is also the day po na to remind also yung nga po yung mga Filipino Catholics na they are missionaries too. Mm-hmm. Tama! Correct. Mm-hmm. By the help that they will give. Oh. Diba? Oh. Kaya nananawagan po kami sa mga kapanalig sa darating pong linggo, pag may second collection, huwag po kayo magre-reklamo. Magbigay po kayo. Bago kayo umalis ng bahay, maganda yes. na po kayo ng pangbigay. Kasi hindi man kayo makarating doon sa malayo, at least ito na po, sila na po yung pupunta. Yes. Kami po yung representative po ng bawat Pilipinong Katoliko. Dadala yes. po namin yung pananampalatayang mga nating mga Pilipino. Correct. So, doblehin o triplehin. Kaya meron pong ilang mga pare na magsasalita sa mga parokya at magpapakilala, seminarista, no? Dapat iksian nyo lang ha, kasi mahaba na yung Sunday Mass eh. Concise, yung merong impact na gano'n. Sabi nyo, magbigay kayo, oh! Biro lang yun, ha? Pero magbigay po kayo. Yan. Ayun. Dahil kailangan talaga ng suporta ng mga tao. Dahil hindi lang ito work ninyo, hindi lang ito work natin, ano, kung hindi work ng lahat. No? Mm-hmm. Of course, work ni God. Correct. Tayo yung mga instruments lang. So, lahat ay missionaries. Mm-hmm. Okay. Pati nga yung mga may sakit, di ba? Correct. Sa kanilang panalang. Mm-hmm. Sa tingin ninyo, mga missionero din yung mga may sakit. Tama. Lahat po tayo, missionero po by virtue of our baptism. Mag-isa po tayo sa mission ng ating Panginoong Jesus Cristo. And whatever we do na para sa simbahan, para sa ikakabuti ng mundo, para sa ika-glorify ni God, ay isa pong mission. Kaya nga po, naalala ko kasi yung sabi niyo kanina, yung mga may sakit po. Kasi on the first quadrant, yung point na sinasabi namin sa Misa ay we ask for your prayers and sacrifices. So yung mga may sakit din po, they are part of that. Marami tayong listeners na makapanalig na may sakit. Sa kayong mga nagbabantay sa kanila. Kausapin niyo sila ngayon. Correct. Inaialay nila yung kanilang sakit, paghihirap, sakripisyo, you know, i-unite sa sakripisyo ni Jesus. So yun po no, para po sa mga kapatid natin na may karamdaman, no, gamitin niyo po yung inyong karamdaman upang pong maging bilang isang instrumento, ialay po natin para sa ating pong mga Pilipinong paring misyonero na nag-aalay din ng kanilang buhay para ipalaganap po ang salita ng Diyos sa buong mundo. At po no, yung mga panalangin po ninyo, malaking tulong po sa bawat Pilipinong misyonero po natin. Yun po. At syempre, imbitahan rin natin yung mga kabataan. Correct. Diba? Correct. Oh, it's a, right, so, it's a vocation promotion sa mga kapanalig kasambuhay natin. You may want to invite yung mga young men. Opo. Kasali po sa Filipino Mission Sunday po ay ang panghihikayat ng bukasyon. Kaya nga po, yun po, ay inaanyayahan namin ang mga kabataan. Kung may tawag kayo sa pagmimisyon, lalo na po sa pagmimisyon bilang isang Pilipinong misyonero, ay bukas po ang aming seminaryo para sa inyo. Huwag kayong matakot sapagkat matatagpuan ninyo ang kaligayahan na inyong... So, sino hahanapin nila? Si Jesus. Father Reverend Father Ryan Jesus Aban po, MSP. Ryan J. Aban, MSP. Aban. Ano yung number niya? Number ni Father Born. Saan siya makikita? Sa mata. Father Ryan po, ay ano din po namin, no, college director din po ng aming pong college seminarian at
kasi na siya po yung aming vocation director. I-google nyo, Mission Society of the Philippines. No, sino pong interesado po dyan, mga kabataang lalaki na nagnanais maging paring misyonero, ito po ang contact number po ni Father Ryan, 0927-2597-917. Ayan, ulitin mo. 0927-2597-917. At meron din po kaming Facebook page. Very good. Yan yung Facebook page. MSP Seminary Tagaytay. Instagram din? Instagram. Wala. Gagawa pa po. Twitter? Twitter? Coming soon. So, ito, napakagandang paanyaya para po sa mga kabataang Pilipino na gusto pong maging paring misyonero. Hindi po kayo magiging diocesan, hindi rin kayo magiging religious, pero you will become a missionary. Kung nakikita nyo yung Lion King, yung mga ganoong environment, doon ho kayo mapapadpad. Maraming mga leon at tigre. Hindi naman ganoon yung costume. At kung saan-saan pa. No? Kakaiba ho ito. Konti lang sila. Oh. Di ba ilang kayong pare? 70 lang kayo? 70 active priests. Oh, 70 active priests. Yung iba passive. Anong pinakamatanda? Anong age yung pinakamatanda? Pinakamayedad naman. Pinakamatanda. Pinakamayedad. 18. Masaktan ko. 80 years old po yata si Butterfield. 80. Oh, ah, 80. 50 years na din po siya yung pinakamatanda. He is still in mission? Hindi na. Nakauwi niya lang po. No? He spent 45 years in Thailand. Thailand po. In Thailand. Minority ang Christians doon. Catholic. Buddhist. Mm-hmm. Talagang mission talaga, no? Opo. Doon kayo bumupunta sa kokaunti ang mga Christians. Mm-hmm. Yung po yung ano namin, yung karisen po namin, we help yung mga young churches po na maging independent sila, maging mature church. And then yung sa mga old churches na nawawala na ng mga pari. Correct. At syempre din po yung mga OFW po natin. Po yung paming apostle. Ayan, salamat. So ipanalangin, isama natin sa ating panalangin ngayon, special intentions ni Lola Linda mula ho siya sa Santa Maria, Bulacan, para ho sa kanyang mga anak at 47 grandchildren. Ay, dami! So missionary talaga ito si Lola Linda. Saya. Pre-induce yung mga... Oo, kung saan makakarating yung mga apo niya, di ba? Yes. Sana isa sa kanila, maging pare. Salamat sa pag-ano nyo dito, sa pagsama nyo sa amin sa... Yes. Ating Sambuhay Interactive, pagpo-promote ng tama-tama kasi nga Mission Sunday sa Linggo. At we wish you all the best sa inyong future mission. Yes. Thank you, Father. May your tribe increase. Tribe. Sa tribu talaga kayo papadala. May your tribe increase. Ayan. Okay. So, Father Paul. Tayo ay, meron ba, nabasa mo na yung ano? Oo, ating prayer intentions. Hindi magpa-final prayer na tayo, Father Pao. Prayer. Oo, sige, lead mo na. Okay. Sa ala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay, pamilya, mga kaibigan, trabaho, biyaya ng paglilingkod. Salamat at kami ay tinuruan mo upang manalangin ng taus puso, ng may mababang kalooban ng buong pagtitiwala sa panalangin na itinuro sa amin ng iyong anak na si Jesus. Patuloy mong pag-alabin ang aming puso, na nawa ang aming panalangin, buhay panalangin ay lumalim, gayon din ang aming buhay paglilingkod. Amen. 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 Binabati din po namin ng happy birthday si Father Ian Empig at Father Resty de la Peña. Mga birthday celebrate po namin ngayong month of July. At syempre, babatiin ko yung aking classmate na MSP. Si Father Jet Norella na kasalukuyang naka-assign sa Japan. Si Father Mackie Calo naman, MSP. Dati siya sa Netherlands. Pero ngayon ay bumalik na siya. Nandyan siya ngayon sa Binyan, Laguna. Yeah. Lugi ako dito ha. Wala akong mabati. Batian portion. Ayan. Yung mga nakasama mo sa Roma nun. Mga missionaries. Hindi ko lang kung nasa na sila eh. Nasa here, there, everywhere. Ayan. Sa ngalan po ng Society of St. Paul, St. Paul Interactive, marami pong salamat at nawa po'y samahan nyo kami muli sa susunod na Biyernes ng gabi.
gabi ng munggo at isda. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. At ako naman si Father Angelo Paolo Spear ng Society of St. Paul. Doing all for the gospel. Sumainyo ang katotohanan. Kasambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Ang 17th Gawad-Gamlaw Best AM Station sa Mega Manila. Ito ang Veritas 846, kapanalig sa 50th taon ng pagpapahalaga.